I'm actually Rick. So, ayan. Dahil, syempre, suspended pa rin ako. It's my pang 2 days na suspension ko. Syempre, nandito pa rin ako. Nandito lang ako sa bahay. So, may nangyari. Kasi, di ba, hindi na ako nakakapag-vlog, mga ka-Sterik. Oh my God. Sobrang natakot ako, kinabahan ako. Kasi, di ba, kailan ba ako nakapag-vlog? Kasi, ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Ano ba kayong July? July. So, nung July 1 to 5, tingnan ko yung ano, nag-upload pa nga ako nun eh. Oh, tama. Start ng July. Hindi. Pala lang. Oh, mga July 1. Tama. July 1, 2021. Nung pagsilip ko, sinilip ko yung YouTube account ko. Meron pa. May ads pa ako nung July 1 eh. So, kasi, nakikita ko naman na mo-monitor naman yun, di ba? Syempre, pag ikaw, YouTuber ka, small YouTuber ka, na mo-monitor mo kung may ads yung video mo. Kasi meron kaming ganun, once na na-monetize ka na, tas, syempre, pag na-monetize ka na, sumasawit ka na kay YouTube, ganun yun. So, na mo-monitor namin yun. Then, nung July 5, gumawa ko ng video, nung umuwi ako sa Cavite, hindi ko pa agad na-upload yon. So, July 13, oo, tama. Start ng suspension day ko. July 13, nag-upload ulit ako. Nagulat ako. Wala ng ads ang video ko. Eh, syempre, makikita mo naman yan once na nag-upload ka ng video mo. Seconds lang eh, makikita mo na kung makikita mo na yung result ng pag-upload mo ng video. Then, pag-upload ko nung July 13, so July 14 ngayon, kahapon, July 13, nag-upload ako ng isang video vlog. Nagulat ako pag-upload. Walang lumabas na ads. So, ano nangyari? So, syempre, nagulat ako. Bakit walang ads? Tapos, chinek ko lahat ng video ko, nawala yung ads! Oh, no! Si God! Ano nangyari, Lolo Whitey? So, syempre, kinabahan ako. Sobrang kabado ako bakit nawala. Kasi, sa atin, di ba may rules si Lolo Whitey? Meron kasi siyang rules na once na monetize ka na, dapat, kahit sumasawad ka man o hindi pa, dapat, just maintain na mag-upload ka lang na mag-upload ng video. Wala siyang pakalam kahit may manood or ilan lang ang nanonood yun, basta huwag mong pabayaan na hindi ka makakapag-upload. Eh, ang nangyari nga kasi sa akin, di ba, na-busy nga ako sa trabaho. Dami kong iniisip dyan. Siyempre, pagod na ako sa trabaho, galing ako sa trabaho, tapos, siyempre galing na ako sa trabaho, pagod na ako, tapos siyempre wala akong time talagang mag-edit ng vlog, mag-vlog, mag-add ng new content. So, ang nangyari sa akin, ganyan yung nangyari. So, syempre, kinabahan ako. Sobrang kabado ko. Nagulat ako lahat talaga ng video ko nawala. Ay, lahat ng videos ko nawala yung mga ads. So, syempre, sobrang, hindi ko alam paano gagawin ko. So, nagtanong ako. Marami akong tinanong na small YouTuber kagaya ko. Mga friends ko na sumasawad na rin kay Lolo Whitey. So, sinabi nila sa akin, tingnan ko naman, minonitor ko naman. Hindi naman ako na disable. So, ibig sabihin ng disable, hindi ako na anong tawag dun? Kasi pag monetize ka, may tawag dun eh. Yung, kasi, ano eh, dapat pag monetize ka na, pag may ads ka na, once na tinanggap ka na ni YouTube, meron ka pang 4 months para ma-maintain yung views ng video mo. Siyempre, totally, hindi naman tayo sikat, hindi tayo famous, di ba? So, yun nga, nawalan rin ako ng time. Pero yung sa case ko, nawala yung ads ko kasi alam niyo kung bakit. Kasi marami nga yung small YouTuber, marami kasing small YouTuber na parang nandadaya. May ginagawa sila yung parang self-watch, tawag doon.
self-watch, pinapanood mo yung sarili mong video. Pero ako, hindi ko ginagawa yun. Diba nga sabi ko sa inyo, wala akong pake kung may manood o wala, or ilan lang yung manood ng video ko. Basta, hilig ko lang talaga is mag-upload nung mag-upload ng video. Then hanggang sa yun nga, tinanggap ako ni Lolo Whitey. Namin nagsabi, wala man nung... Ano kaya ikaw daw yung video ko, wala dong, anong tawag dun, love? Wala. Anong tawag sa video ko? Anong tawag sa content ko? Walang. Anong gana? Basta marami ako natatanggap na ganong bash. Anong tawag sa ano? Anong tawag sa video ko? Nonsense. Nonsense daw yung video ko. Marami nagsasabi nonsense kasi hindi daw ako gumagawa ng prank. Hindi ako kagaya ng ibang YouTuber, creator na kung ano yung hotest ngayon is gagawin ko rin. Tapos medyo ibahin ko lang ng konti, ganyan, para masabi na sariling gawa. Hindi kasi ako ganun kasi nga, tapos di rin daw ako nakipag-collab sa iba. Palagi lang daw mukha ko yun. Palagi daw mukha ko lagi. Siyempre nagsawa na sila, so lahat yun. Nonsense daw yung content ko, yun sinasabi nila. Pero siyempre... Natutuwa talaga. Natutuwa sa sarili ko. Pero syempre, ano sabihin ko? Hilig ko yun eh. Hilig ko yung mag-upload ng mag-upload eh. Wala kayong pakikon i-upload ko. kasi dito sa YouTube ko, ako yung host dito eh. Ako yung host dito. So, syempre, hindi pa naman ako masyadong gumagawa kagaya ng iba kasi nga hindi siguro yun nga, kailan ko pang ma-improve yung skills ko na gano'n, makipag-collab ako sa ibang creator. So, pero marami naman, marami nagaganon sa akin. Small YouTuber lang din. Gusto na makipag-collab. Time lang talaga yung inaantay ko. Wala akong time. Syempre, pandemic pa rin ngayon. Tsaka mawala yung pangatayings pag labas-labas kung saan-saan tayo pumunta, diba? So, ginagalang ko yung ganun. So, eto nga, ganun yung nangyari sa akin. Hindi dahil nawala yung ads ko sa lahat ng video ko. Hindi dahil sa konti kasi yung nanonood, ganyan-ganyan. Hindi ganun. So, yung sa akin kasi yung case ko is, hindi ko pa na-verify yung permanent address ko. Yun yung sinend sa akin na Gmail ni Lolo Whitey, kasi once na na-monetize ka, lagi siyang mag-chat sa'yo eh. Mag-uusap kayo kung paano mo nga mas makukuha yung sound mo, pero siyempre hindi ko na sasabihin sa inyo yan. So yun sa akin kasi, sa 4 months ko na na-monetize ako tapos nagkaroon ng ads sa mga video ko, hindi ko siya naasikaso. So kailangan magsasend ka pala lagi doon ng request pin para talaga ma-detect niya na yun talaga yung permanent address mo. So hindi ako na ganun. So parang napabayaan ko, tapos di rin ako nakapag-upload ng video. So ganun yung nangyari sa akin, guys. So yun lang naman. Syempre natakot ako nung una, kaya nagtanong na ako sa mga ibang friends ko na small YouTuber din. So yun ang sinabi nila sa akin. Antayin ko na lang daw yung 90 days. 90 days daw ulit yung aantayin ko. Para, pusa naman daw ibabalik ni Lolo Whitey yung ads ko sa mga video ko. So, baka magtaka kayo, ba't nawala yung ads niya? Kasi marami sa mga katrabaho ko, marami sa mga friends ko, marami sa kapamilya ko na alam nga nila na, yun nga, small vlogger ako. Then nakikita nila may mga ads nga daw ako na, may ads ka nung galing nun, sumasahod ka na, ganyan-ganyan. Oo, sumasahod na tayo ng ganyan. Nandiyan na yung may sahod tayo. Kasi nga, once na may ads ka na, sasahod ka talaga. At sumasahod ka na. So, ang nangyari sa akin, syempre, baka magulat kayo, napapanood nyo yung mga ibang video ko. Bakit wala na tong ads? Wala na yung ads yung ano? Di ba monetized na to? Bakit wala nang ads yung video mo? Ganyan. Ano nangyari? So, sa mga friends ko, mga kapamilya ko na magtatanong na gano'n, nawala po yung ads ko, pero... Sabi naman nila, mababalik naman daw yon within 90 days din. 90 days ang aantayin ko. Then, kusang si Lolo Whitey rin daw ang magbabalik noon. Kasi nga, hindi ko pa na-verify yung pin
pin request ko. So siguro alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Kasi ang bala ko talaga diyan, yan yung nasa sound ko. Yan, sound ko sa YouTube. Hindi ko talaga ginagalaw yan, hindi ko gagalawin at never kong gagalawin yan. Magkautang na ako lahat-lahat, hindi ko gagalawin yan. Promise. Kasi para sa akin, gusto ko maipon ng maipon yan. So, ang ginawa ni Lolo Whitey sa akin is, kailangan ma-permanent ko yung city address ko. So, kailangan mag-request ako ng mag-request sa kanya ng PIN. Eh, hindi ko nga kasi nagawa kasi nga sobrang na-busy ako sa trabaho. So, marami nagtatanong rin sa akin na, eh, sumasahod ka na naman eh, ganyan. Para sa, para sa kaalaman yung lahat, sumasahod man ako dito kay Lolo Whitey. Magkautang na ako lahat-lahat. Never ko siyang gagalawin. Then, gusto ko maipon lang siya. Yung parang, yun yung ipon ko, yung alam mo yun. Kasi, once na hindi ako to hindi man ako nag hindi talaga ako nag-aabol sa sahod ko, pero alam ko may sahod ako, sumasahod ako sa kanya, and naiipon yon kahit hindi mo i-withdraw, kahit hindi ko i-withdraw yon, maiipon yon, then nakapangalan yun sa'yo and totally nakamatic yon sa account mo yon. May account kasi yon, may account ka as a personal na doon talaga pumapasok yung ano mo. So para sa akin kasi, hindi ko inaabot yung sahod dito, ah. Hindi talaga. Never nga eh. Ang gusto ko lang kasi nga, para sa akin, syempre baguhan pa lang ako. Nagulat lang ako na, yun nga, bakit nawala yung ads ko. Diba? Maapektuhan ba yun sa sasawurin ko sa kanya? Hindi naman maapektuhan yun. Kasi, sabi ng mga friends ko na sumasahod na nga rin, lahat naman din daw yan naranasan nila. Then yung perang, kunyari, ano ba, sumasahod na ako sa kanya, pero hindi ko naman wini-withdraw, naiipon lang, naiipon hanggang sa unang sahod mo sa kanya-kanyan, maiipon lang yun, hindi yung mawawala. Oo, sa sahod at sa sahod ka. So, ganyan yung nangyari sa akin. So, thanks God na wala yung kaba ko. Kasi nga, hindi naman maapektuhan yung sahod mo sa kanya, nawala lang yung ads mo. Nawala lang yung ads ko, kasi nga, hindi ko na maintain yung pag-request ko ng PIN sa kanya, tsaka hindi ko pa na-verify yung Google AdSense PIN ko sa kanya. Pero yung sahod, tuloy pa rin yun. Pero yun nga sabi ko sa inyo, marami kasi yung nagtatanong sa akin eh, na magkano daw yung sinasahod ko, ganyan. Syempre private na yon, hindi ko sasabihin sa inyo yun. At saka never kung, hindi ko, alam nyo mga kasteri, kahit sabihin nung sumasahod ako sa kanya, hindi ko talaga withdraw yun, sabi ko sa inyo. Basta para sa akin, parang ipon ko yon, ipon ko sa sarili ko yon, di ba? Para, kasi once na winidraw mo na yun, sunod-sunod na yun eh. Parang aasa ka na, ay, may sorry pa ako sa trabaho ko, pa akong ganyan. E bali na magkautang ako, wag lang magalaw yan. Kasi para sa akin, yun yung pinaka-ipon mo eh. Ipon mo sa sarili yan eh, diba? Yun nga yung ako, ayan, nagbablog talaga ako dati, pero hindi ko inaasa na tanggapin ako ni Lolo Whitey. Hindi ko talaga inaasa na, eto, na-monetize ako, tapos ayan, sumasahod na, ganyan. Nung alam mo yung ganun, hindi ko in-expect yung ganun. Kasi para sa akin noon, fashion ko yan, libangan ko lang yung mag-upload, yung gusto ko nakikita yung mukha ko, yung karalat-charat! Ganun yun, parang gusto ko yung laging may event sa buhay ko na mapapanood ko, na, ito pala ako nung 24 years old ako, ito pala ako nung taong ganito. Yun kasi yung gusto ko talaga. Kaya yun rin, nagulat na lang din ako na, ayun nga, may pumatok na video ko. May pumatok kasi akong video mo. Kasi marami nagtatanong, paano mo na-reach yun? Paano ka nagkaroon ng ganong subscriber? Paano mo na-reach yun? Kasi may mga qualification ka si YouTube. Once na ma-approve ka and ma-monetize ka. So, syempre, isa ako sa pinaka-mapalad na nakaranas ng ganun, di ba? Na, kasi may ginawa akong video before. Alam mo yun, parang kahiligan ko lang talaga yun na pumatok. Yun yung pumatok sa akin. Yung first video ko is pumatok na dumami talaga yung views. And hindi ko akalain din may mga nagko-comment to. Hindi ko kilala. Ayun, pag nagbabasa-basa ako na, ganito pala yun. Yung iba naman, nakakarinig rin ako ng pambabash na ganito ka magsalita, ganyan. Yung language mo, ganyan-ganyan. Parang ganon. Ay, nakakatawa pala yung gano'n, yung gawasa ka ng comment ng iba na hindi mo na makilala, diba? So, yun sa akin. Kaya sobrang
saya ko na natanggap ako ni Lolo Whitey. Hanggang sa yun nga nagkaroon ako ng ads. Na syempre pag nagkaroon ka ng ads, yun yung sahod mo eh. Doon ka na sumasahod eh. Yung alam mo yung mga effort mo sa pag-vlog mo, yung effort mo sa pagkuha ng video, yung effort mo sa pag-upload mo. Alam mo yun doon, noon na, natatandaan ko pa nga, wala pa kaming wifi noon ha. Hindi pa kami nagpakabit ng wifi noon. Data-data lang ako, naglo-load ako. Pero sa isang araw, nakaka-300 ako. Tapos, i-upload ko. Nakaka-300 load ako, tapos i-upload ko. Tapos, tuwang-tuwa na ako, makikita ko yung sarili ko. Tapos, ayun nga, hanggang sa yun nga, na-accept. Tapos, nagpakabit ng wifi, ganyan-ganyan. Right? Kasi, inisip mo, andun ka na eh, nandun ka na sa point na gano'n. So, ayun, sa mga fans ko dyan, charot. Sa mga friend ko, workmate ko, kapamilya ko, pag napanood yung mga video ko na bakit nawala yung ads ko, huwag po tayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kasi, nawala man yan, babalik ulit yan. May inaaskaso lang akong verify pin kay Google AdSense. Then, kanina, tumawag ako kasi ngayon lang talaga ako nagka-time. Kanina, tumawag ako sa post office ng Mandaluyong para i-update or i-info kung may dumating na bang sulat sa akin. Kasi nakailang request pin na ako nun eh. Kailan na ako nun eh. Then, sinabi sa akin, mamaya daw 2:30 kasi nakalis na daw yung kartero. So, mamaya tatawag ulit ako 2:30. So, babalitaan ko kayo. So, ayun lang mga kasterik. Huwag kayong sa lahat ng mga nagtatanong, nagtataka, bakit nawala kayo yung ads niya? Kasi ayun natin, trending na naman ako niyan, lalo na dyan sa Printwell. Kasi na, alam talaga nila, maraming nakasubscribe sa akin dyan eh. Then alam nila, may ads ako, na nalalaman nila, nakikita nila. Siyempre siguro pag napapanood nyo to na, wala na siyang ods, ano kayo nangyari? So huwag kayong magalala kasi babalik yun. Tsaka, tuloy-tuloy pa rin yun, may inaaskaso lang na temporary na after 90 days babalik 'yon. Siguro pag na verify ko na 'yung pin request pin ko, pag nasa sa akin na 'yung request pin ko kasi kung wala man dito sa post office ng Mandaluyong, magmo-manual pin na naman ako niyan. Pero kanina nag-manual pin na ako eh. So ayun lang, wag na kayo mag-alala kung bakit nawala 'yung ads ko sa video ko kasi okay lang yun, babalik din yun. Then, gusto ko rin pala mag-thank you sa lahat ng sumusuporta pa rin sa akin dito. Hindi pa ako nakakagawa ng gusto nyong vlog. Siguro pag medyo nagka-match money ako. Pero sabi ko nga sa inyo, kasi marami nagsabi, bakit sumasahod ka na pala eh? Bakit di mo galawin yung sahod mo? Sabi ko sa inyo, guys, mga kaserik, never kong gagalawin yan. Magka-utang na ako lahat. Pero yung sahod ko kay YouTube, hindi ko gagalawin yan. Kasi, kung gagalawin ko man yan, hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, sa tamang panahon. So, ayun lang, happy ako na nagbablog ulit ako ngayon. Kasi nga, kung hindi ako nasuspende, nakasuspende ng 3 days, hindi ako makapag-vlog ulit. So, hindi naman sa happy ako, dahil suspende ako. Siyempre, malaking kawalan pa rin yun sa akin kasi siyempre, trabaho yun eh. Mamaya, di lang ano, mamaya mapanood nila serto. tuwang-tuwa ka pala, nasuspende ka. Hindi kaya akong buhay ka na, charot. Hindi, wag naman sana. Ayun lang, thank you sa lahat ng mga sumusuporte sa akin, nakasubscribe sa akin, Printwell Family. Thank you very much. Hindi ko kayo kayang isa-isahin, pero alam niyo mo kung sino kayo. Sa mga taga-production, sir, salamat po sa patuloy niyo na pagpanonood ng video ko. Kahit walang nonsense, sabi nga nila. Mag-alala next time. Pero pag nagka-time talaga ako, production, staff, thank you so much sa inyo, sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Then sa gluing, thank you din. Sa mga kapwa ko sorter, thank you din. Sa mga line leader ko na nakasubscribe din sa akin, thank you din. Salamat. Thank you very much. And syempre also sa mga yun nga co-workers ko like mga First Asia, thank you so much sa lahat ng suporta niyo sa akin. And of course syempre sa friends ko, sa family ko, sa mga kapamilya ko dyan sa mga taga Bisaya, Jude, mga ako mga ginikanan din ha, salamat. Then
Siyempre, sa Cavite, Pasalay, pali parang Tridas Marinas, Cavite, siyempre may mga kababata rin ako dyan, mga friends ko dyan. Salamat, kasi yun nga sinasabi, luwin ako, subscribe ako sa inyo. Thank you, Pasalay, thank you. Salamat, yun lang, huwag na kayo mag-alala kung bakit nawala yung ads ko sa video ko kasi babalik yun. So, ayun lang, thank you, just always like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and please hit the bell notification para mas updated kayo sa lahat ng video na i-update ko. Bye-bye!